Isang magandang araw muli sa lahat ng magsasaka na nanonood. Sana po sa unang video ko ay meron kayong natutunan. Ngayon po ay tatalakay naman natin ang isa sa mga problema natin or kalaban natin sa ating pagpapalayan. Ito ay ang damo. Ang damo po ay kalaban ng palay unang-una sa nutrients. Ano po? Kapag tayo ay nagsasabog ng abono at maraming damo, mas nauuna pa or mas malakas pang sumipsip yung mga damo. Kaya kung mapapansin po ninyo, kapag po kayo ay nagsabog ng abono, ay mas mabilis pang lumago yung damo kaysa sa palay natin. Kaya napakahalaga po na mawala ang damo at makontrol natin ng tamang pamatay damo. Napakahalaga po na alam natin yung mga damo na naandun sa ating palayan para kung tayo man ay bumibili ng pamatay damo ay hindi basta-basta bili lang ng bili, kundi alam natin kung ano yung ating papatayin. Kasi baka bigyan tayo ng herbicide o ng kahit anong pamatay damo pero hindi naman angkop doon sa damo na nandun sa palayan. Kaya napakahalaga na alam natin kung anong klaseng damo ito. So tatalakayin natin ngayon ang tatlong klase ng damo. Una ay ang sedges, pangalawa ay broadleaves, at pangatlo, grasses. Ano-ano po ba yung pagkakaiba ng tatlo na ito? Ang grasses po ay, ang dahon niya ay parang patusok. Ano po? Parang kung alam niyo po yung kugon, patusok po yung dulo niya. Tapos yung kanya pong stem, yung stem po niya, ang dahon niya po ay kabilaan. Parang ganon. Ano po, pataas siya ng pataas, kabilaan ng kabilaan. Yun po ay grasses. Ano? Mapapansin niyo po sa mga grasses, ang kanya pong stem, kapag hindi po bilog, siya po ay flat. Isa pong palatandaan yun. Ito po yung mga common na grasses. Ano po, unang-una dyan is yung pulang puwit. Hindi ko lang po alam kung anong tawag sa inyong lugar niyan, pero ito po yung kanyang picture. Ang common name po niya is pulang puwit. At ito naman pong isa, yung pinakakilala na at laging nariyan talaga sa palayan. Ito po yung trigo-trigohan. Paki-comment lang po sa baba kung anong tawag sa inyo nito. Pangatlo po ay itong palay maya. Ito po, nakikita nyo po, ito po yung kanyang picture. Paki-comment lang po ulit kung ano po ang tawag sa inyo nito. Ito pong tatlo na ito, ito po yung madalas nating makikita sa ating palayan. Ano naman yung tinatawag na sedges? So, gaya po ng grasses, ang sedges naman po ay patusok din yung dahon niya para din siyang kugon. Kaya lamang nagkakaiba sila dun sa dahon, kasi po kung yung grasses ay dalawa lamang kabilaan, yun pong sedges naman ay tatlo. Ano po? Tatlo naman siya. Tapos yung iba meron ka makikita sa bulaklak na gitna. Ito po yung example ng picture para makita nyo rin po. At yung kanya pong stem naman is triangular. Kung makikita nyo po, ito po yung picture, ano? Para makita nyo rin po. Tatlong example ng sedges. Ito po, gumi, payong-payong, at ubod-ubod. Paki-comment na lang din po ulit kung ano pong tawag sa inyo sa mga damo na yan. Ang pangatlo po ay ang tinatawag na broadleaves. So sa pangalan pa lang, alam naman natin broad. Ibig sabihin po, ang dahon nito ay malawak. Hindi siya patilos na parang kugon. Siya po ay parang katulad ng... example po niyan is yung mga gabing uwak, silisilihan. Yan po. So ngayong alam niyo na po yung tatlong klase ng damo, ang grasses, sedges, at broadleaves. Kapag pupunta po kayo ng tindahan ay masasabi nyo na po kung ano yung inyong papatayin. Bawat damo po ay merong kanya-kanyang specific na herbicide. Ano po? Wala pa po noong herbicide na kayang patayin lahat. Kung meron man po, paki-comment na lang sa comment section.